Hello mga mamshies! Welcome ulit sa channel ko. Pasensya na, hindi ako naka-upload ng mga nakarang araw. Alam nyo naman, MECQ sa NCR at ilang araw din nakulong ang lola niya sa bahay. Walang aura, charot. Matagal ko na rin actually gustong mag-review ng hotel since napapansin ko lately lagi kaming nagpupunta sa iba't ibang hotel ng jowa ko. Ayun siya, naglalaro ng ML. Walang pakialam sa mga at naisip ko, para ang sarap i-share ng experiences ko sa hotel. Like, may magandang buffet ang hotel, libre lang, at mura lang siya, affordable. Or, madami siyang features like may Netflix and high-tech yung bathroom. May mga ganang bagay na gusto mong i-share sa tao na para biyahin sila to go to the hotel because it's so good and the hotel is so underrated. And it doesn't get the attention it deserves. So aside sa skincare na ginawa ko sa unang video, you can watch that here. Magbabranch out ako sa lifestyle such as hotel reviews, travel, and whatnot. Or even pag nag-gym ako, I'll try to vlog once pwede ng gym dito sa NCR. Since namamayat na rin ang lola niyo. So don't forget to subscribe and click that notification bell right there. Malaking tulong sa akin yon and I really appreciate the likes at yung very constructive yung mga comments doon. Natutuwa ako kasi marami akong natutunan sa kanila. So tama na ang chika, kuda at kaetsan. Ito na ang aking vlog about Ramada and Encore Hotel Makati. Ramada and Encore Hotel is located at 9630 Kamagong, San Antonio Village, Makati. It's an 8-story hotel which has an in-house restaurant, gym, and boasts of friendly staff. So, pinaalis ko lang ang jowa ko para makita itong buong room. We booked a deluxe queen room. So, it's a very spacious room, around 387 square feet. At meron siyang dalawang queen-sized bed. Pasensya na, gusot-gusot na yung bed kasi nagamit na to. As you can see, very, very spacious yung room. At may sarili siyang space for your wardrobe, for your apparel. Pwede niyo isampay doon, may separate compartment siya. Napakalawak niya at really suited for the price. At meron din siyang window that overlooks entire Makati area. And sa Shalin, ang wall window niya, mga mamshi, nakikita nyo ang laki-laki ng window niya. Pwede ka sumilip sa umaga at mag-hi sa mga nagwagwapuhang construction worker sa labas. Charot! Pero makikita mo ang magandang view sa umaga. So, ano pa ba ang ibang mas nakaka-good vibes doon? Habang nagkakape ka, nag-emote-emote ka dyan sa bintana niyan. Feeling mo ikaw si Katriona Gray. At isa sa mga minute details for some, pero sa akin malaking bagay na napapansin ko sa hotel is yung sockets nila or saksakan ng mga gadgets or charging devices nyo. Kasi ako, I usually bring lots of stuff with me pag nasa hotel ako. I bring laptops, cellphone, tapos yung jowa ko may another set of gadgets. So, minsan nakaka-frustrate lang pag yung hotel merong one or two sockets tapos nag-aagaw kami or we take turns. Ang hirap lalo na pag empty bat ka na and kailangan mag-work ng isa sa laptop at the same time. So imagine na lang magbibigayan kayo, hintayin mo siya matapos ma-fully charge or ML na ML ka na tapos nag-work sa laptop yung isa. So you imagine it, yeah, you do the math. Ang hirap talaga. Another stuff na nagustuhan ko dito sa hotel na to, well, as other 3-star hotels and above, meron silang ref. So for me, it's a big plus. Pwede mo lagay yung mga soft drinks mo na gusto mo palamigin. Ako pa naman gusto ko yung malamig na soft drinks and water before drinking them. And of course, yung beauty products mo like retinol. Siyempre may kaartihan si bakla. Meron laging ganyan. So, napaka-convenient niya sa akin. It's really required, especially you're paying a lot for this room. So, dapat talaga may ganyan. Dapat lang. So meron din palang mini ice maker yung ref nila. Yan. Ay! Ay! Tapon. So very nice talaga siya lalo na pag gusto niyo talaga sobrang lamig yung inyong drinks.
And another thing na nagustuhan ko dito sa hotel na to, mga mamshies, is that their pillows are so good. Wow! Hindi ko alam kung ang klaseng pillow niya dito. I haven't tried asking them. Pero napakalambot niya. And the quality of my sleep is so superb. They also have a smart TV na pwede mong gamitin para mag-login sa Netflix account mo. So that's definitely a big plus for me since a lot of hotels doesn't have this kind of TV. Meron lang silang cable channels and whatnot. So perfect after working and you need to take a breather. And meron din apps such as YouTube. So pwede kong panoorin ang sarili ko ulit hanggat sa maumay ako. Their Wi-Fi is very decent as well. Nakaka-Netflix ako at nakaka-ML at the same time. And nakaka-work yung isa sa laptop niya nang wala masyadong lag or problems with connection. One thing I noticed lang is walang password yung Wi-Fi nila. So meaning yung mga kapitbahay namin dyan, mga tambay sa gilid, maaari na kagamit. And I'm not sure if secured ba siya or safe gamitin, especially if nag-work ka sa hotel. And last but not the least, tingnan natin mga mamshies itong CR where all the magic happens. So malika, huwag kayo mahiya. Pasok kayo sa bahay ko. So unang-unang tatambal sa inyo ay ang magic mirror kung saan malalaman nyo ang inyong kapalaran. Touchscreen po yan, yes. Touchscreen po tayo dyan. At tingnan nyo mangyayari pag pinindot nyo yan. O diba, bongga? Mas blooming ka sa salamin, maski makinis, makakamakinis. So yeah, definitely plus na. Sold na ako, charot. And nagustuhan ko rin kasi may exhaust yung CR nila, which can be turned on and off with a switch. Very useful yan pag medyo mabaho mag number 1 and number 2 yung kasama nyo. Na nalalanghap yan at nalalabas lahat yan. And very stylish din ang kanilang shower. May hot and cold as usual. And ang gusto ko sa kanya ay hindi siya masyadong mainit. Kasi pansin ko yung ibang hotel na napuntahan ko dito, not to mention the name, pero maski cold, mainit pa rin. Pag tinurn mo sa hot, lalong mainit. At then hindi ka talaga makakaligo ng maayos. At feeling mo may luto yung balat mo paglabas mo maligo. At syempre, as a final touch, I think pro botomesa itong Ramada Encore since meron siyang bidet. Ako palaging hinahanap ko ang bidet sa hotel. Syempre, pag may action magaganap, dapat malinis. So, umaga na, gising na bakla, at nandito na tayo para lumapang sa kanilang free breakfast buffet. Ay, ako nga po yun. Para po. Hindi pa nag-i-lip na lang. Awesome. Tsaka di-ita kong So mga mams, I had pork tausi, ham and egg dahil masarap ang itlog sa umaga. Grrr. At iced tea. We also had cereals to perk up my day. So I hope na-enjoy nyo na naman ang content ko. Make sure to subscribe and don't forget to click your bell. It will really help me a lot. Thank you and goodbye.